Pinilian natin sila. Niyakap natin sila. Minahal natin sila. Star Cinema is proud to present the country's hottest love team. Sandara Bard. Hero. In their first solo movie, Can This Be Love? Pelikulang to is very, very simple. It's about two people na who are so different from one another. And they find each other. At na-inlove sila sa isa't isa. Tungkol ito sa isang Filipino na gustong umalis sa kanyang bayan. At tungkol sa isang Koreana na exchange student na na-inlove sa ating bayan. At kung papaano, sa pagsasama nila, they both learn from one another. Hindi lamang tungkol sa pagmamahal sa isa't isa, kundi tungkol din sa kahalagahan kung saan ka nanggaling at kung saan ka pupunta. Si Ryan, isang working student na nakatera sa, sa dormitory. Tapos ayun, yun nga, sa story, nagkakilala kami. Kasi meron, nagtatrabaho ako, gumagawa mga term papers, ganyan. Tapos nagpagawa siya doon, hindi ko alam na siya yun. Kasi ayaw ang ipuwento na. Basta kasi pag kinuwento ko, di ba, bali wala na. Of course, Korean girl. My name is Daisy. And then, at first, we hate each other very much, but finally, we fall in love. I'm a Korean who hates Filipino. And he's a Filipino who hates Korean. Korean. Yeah. It's very interesting. Yung story ni Ryan, hardworking student na pilit niyang tinutulungan yung sarili niya kasi sa story naman wala siyang kasama doon, wala yung parents niya, ganyan. Sa halos lahat nakamag-anak niya, punta na sa ibang bansa, ganyan. Bali ang dream niya makarating sa ibang bansa. Kaso nakalala niya to, si Daisy. Ganyan. Yun nga, na-develop na yung love nila sa isa't isa, ganyan. Me, of course, I'm very nervous because if this movie will not be successful, it will be Hiro-san's last movie. So I hope it will be successful. More than because of you. Masaya kasi iba pa yung sa because of you. Tatlong pairs yun eh. Trilogy siya. Kaso ito, yung nabigyan kami ng project. Solo namin, kaming dalawa. Kaso masaya rin kasi kasama namin yung mga kaibigan namin from batch 1 and 2 ng SCQ. Tapos yung sa Love Idol. Si ibang mga batikang artista na. So enjoy ako kasi yun nga, nakatrabaho na namin si Direct Joey dati, tapos ngayon dinedirect na kami. Yun, okay sa akin. Ako yung girlfriend dito ni Zed. Barkada rin ako ni Hero. So yung trabaho namin, sila yung mga typist, yung nagtatype ng mga term papers. Ako naman taga Xerox. So yun lang yung trabaho ko doon. Working student kami lahat. Ako si Jed. Girlfriend ko rito si Bebs, ayan. Kaibigan kami dito ni Hero, kami mga typist, yung mga katulad sa Recto, sa TAF, yung mga nakikita naman yung mga common na nagtatype. Ano ba, meron kayong gusto ipatype, mga project, mga tamad magtype, yung mga, yan ang papatype nila sa amin. Pero okay lang yon dahil lahat kami working student. Kami mga tipong average type na mga estudyante, yung mga normal na tao. Kasama rin ni na Hero at Sandara, ang mga pinakasikat na mga young stars ngayon. At para lalong mapaganda ang isang nakakakilig at nakakagiliw na kwento ay ang theme song na kinanta ng teen pop star na si Sarah Geronimo. Very thankful po. Isa po itong malaking karangalan po sa akin na mabigyan po ko ng ganito kalaking break na yun po, makakanta po ng theme song na yun sa malaking pelikula. Si Hero, si Sandy. Si Hero, si Sandara. Hindi rin naman sa akin naging mahirap kahit hindi ko sila naging kaibigan dahil kahit hindi ko sila naka-exena sa relo. Dahil sa totoong buhay, lagi ko naman sila nakakausap. Lagi kami nagjo-jokes. Off-cam! Sobrang kulitan kami. Si Sandy,
As usual, krong-krong, di ba? Baliw sa set, and laging kinikilig. Masaya, masaya. Pag hindi kami nagtitake, okay. Enjoy lahat. Si Joras, syempre, yan. Kung ano-anong kalokohan ng ginagawa sa set, parang siya yung clown ng ano, ng lahat. Dakilang pasaway. Now on and off cam, how are you? Hey, same. Noon at ngayon, same ano same lang. Ano pa history? Yeah. Ano ba? Aso and pusa. Hindi, nag-aaway kasi kami niyan madalas. With very small things. Minsan physical. Hindi, ganun kami. Sabi nga nila, parang kami lang yung love team na ganun. Ganun yung, sabi nila, sweet daw, tignan. Pero hindi naman. We have a krong-krong relationship. Why are you called krong-krong, Sam? Weird, funny, and cute. It's a romantic comedy which doesn't try too hard to be romantic or try too hard to be a comedy. It is a romantic comedy dahil yung kwento nilang dalawa ay isang romantic comedy na sa ending, maiiyak ka and at the same time, matutuwa ka. Yeah. Bakit kailangan nung panoorin ang movie namin? Kasi, unang-una, dito sa pelikulang ito, yung magic of texting, kung bakit nagkakilala si Hero at si Sandara sa pamamagitan ng texting. Panoorin nyo ang first stunt scene ni Sandara na nahulog siya sa isang butas, okay? Yung ending na sinisiguro pong magugulat sila. Magaling ang director nito. Napakaganda na set. Iba't iba talaga. Sobrang totoo ng pelikula. So, andun yung nakakilig. Yung kilig. Socially relevant yung pelikula. Ang ganda. Tsaka ano, hindi lang siya pambagets eh. Sa mga medyo may mga matatanda na kikiligin pa rin. Sobrang may inspire kayo sa story, sa bawat character. So I'm sure na kung gaano namin ka-enjoy ginawa yung movie, I'm sure na mag-e-enjoy din kayo habang pinapanood niyo yung movie. Kakaiba talaga. Kasi dito niya po makikita yung totoong pag-iibigan ng dalawang tao kahit na magkaiba sila ng citizenship. Sobrang saya! Ito ang aming first full-length movie. Yeah. At parang ito na yung movie na kilig, pero sobrang marami kayong matututunan. You cannot stop laughing, and you will not sleep in the theater if you watch this movie. Tama siya. Kaya, manood kayo kasi maganda siya. Yeah, hindi sayang ang 100 pesos. Same, and for me, it's not boring, it's so funny. It's funny because Ryan, he cannot even kiss Daisy. Huh? Very, very super torpe like that. I want to kiss Ryan. But ayaw ng fans because they want kissing scene. But, ay! Abangan nyo na yan. Pag tinext ka niya, pag natulala siya, habang tinitingnan ka, pag binigyan ka ng flowers and chocolates, huwag palalampasin. Krong-krong ka rin pala eh. Krong-krong? Oo. Ah, yes! Krong-krong!